Hi, what's up mga guys? Welcome again to my channel. So this is James aka J. Khalil Mur Vlog. So welcome back again to my channel. Ayan, so pasensya na guys. At for the past few weeks hindi ako nakapag-vlog. Meron lang ako tinapos na unfinished business, okay? For those past few weeks. At bago natin simulan, nandito ulit ako sa Project 4 upang kunan yung actual video ni Vino, as what I promised. Ayan, nung nakaraang punta ko rito, yung dalaw ko nung ayan. So, mahihangaw. Ayan. So, ayan, bago tayo magsimula at updates, well, as far as subscriber is concerned, kahit paano meron tayong 65 subscribers at slow moving pa rin. Siguro marahil datapwat hindi na nakapag-vlog at kaya slow moving. Pero maasa pa rin ako na sana supportahan nyo pa rin ang channel ko. Well, ayun. Greetings din sa mga subscribers. So, pagpasensyahan nyo na kung wala pang bagong updates sa mga vlogs ko before. So, ito, as I promised, yun nga, bumalik ako ulit dito sa Project 4. Pero, walang tao dito. At sila'y nagpunta sa isang birthday occasion. Birthday ng pamangkin ko. So, si Ashley. So, happy birthday. More birthdays to come and to your family. Shout out kay Carlo and to his family, sorry. Kila Tita Aster, Mark, Rika at sa mga bata. Ayan, shout out sa inyo. Pasensya na kung hindi kami nakapunta ni King at ng family ko dahil wala rin kaming available na sasakyan. Umalis din yung mga tao sa bahay. So, ayan. Kaya rin lang ako nakapunta rito dahil hinatid ko yung asawa ko. So, ayan. Sisimulan natin itong vlog na to. As I promise, sabi ko, yun nga, paulit-ulit kung binabanggit na kukuhanan ko ng footage or ng content si Vino. Dahil alam ko, pitin tayo dun sa mga accessories niya. Kaya umaling ako. So, tara, simulan na natin itong video na to. Let's go! Ang nga pala guys, may nakalimutan akong sabihin sa inyo, may new updates na sinad sa akin si Google. Nag-email sa akin. So, meron na tayong 2,500 viewers. Ayan, so congratulations sa atin. Pero, kailangan natin mag, tawag dito, double time para sa pagbabalag natin. At, yun lang ang aking updates. Well, nandito na tayo sa Project 4. Ayan, nandito tayo. Ito, yan, ulit. So, ayun si... Teka lang, hindi makita. So, ayan. Ayan si Vino. Yan yung kukuhanan natin ng content. So, walang tao rito sa bahay at kundi yung mga aso lang ang kasama namin dito. Ayan. So, ayan. Tara, simulan na natin. Bye for now. So, ayan guys, si Vino. At hindi rin natin mailalabas. Buti nandito lang sa bungad. Kasi wala kang tao at nakalock. Pero ito, try natin na lahat kukunan ng ano ng isa-isa. Ayan. Nung diniscuss natin later. Last vlog ko. Ayan. So, paano ba natin isimulan ito? Hindi ko alam kung paano. Sige. Pero, bahala na. Ayan. So, ayan. Nandito tayo ulit. Gumagalaw-galaw yung ano ko. Stand ko. So, hindi natin alam kung paano natin simulan eh. Pero, tara. Simulan na natin. Okay? Let's go. Siguro, simulan muna natin sa walk around sa video dun sa parts pa lang. Ayan. Yung walk around lang muna. Okay. Simulan ko na. Thank you.
moments later. So as you can see guys, yun yung walk around ni Vino. At itatry na natin i-review isa-isa yung mga parts and accessories niya. So let's go. A few inches later. So siguro guys, umpisa natin sa harap. Although nakatagilid siya, pero kailangan natin tiyagain, kuhanan ng isa-isang tawag dito video yung motor kasi nakatagilid talaga guys. So tara, simulan natin sa harap. Ito. So ayan guys, kung makikita ninyo, simulan natin dito sa fairing, sa windshield. So itong windshield na to, as you can see, nabanggit ko, mahirap ikabit, di ba? Ito yung sinasabi ko na mahirap ikabit yung windshield na yan. Ngayon, ang windshield na to is smoke, smoke lens siya, na light smoke lens, ayan. Then, ito yung bracket na sinasabi ko. Ayan, ito siya. Ayan, so, yan yung sinasabi ng kuya ko na mahirap ikabit. So, kapag ito, kapag itong part na to, ayan, hindi mo kayang balansehin, hindi mo siya kagad makakabit. As what I have just said dun sa last vlog. Dito kasi, itong handlebar niya is hindi siya straight. So, may curve, ano siya, may curve thing na or something na hindi mo basta-basta ma-align. Kung hindi, kukuhanan mo siya ng parang measurement from those edges dito. Yan. So, halimbawa, ito, ikakabit nyo siya, dapat dito equal ang pagkabit. Kasi pagka hindi equal ang pagkabit niyan, mahirapan kayong ikabit yan yung lens na to, itong windshield nya. Mahirapan kayong magkabit sa windshield kasi pagka nagkamali kayo ng tornilyo dyan at hindi balance, may tendency na magcrack, yun nga yun ang nabanggit ko. And then sa pa, yung sa sinabi ko is yung headlight. Ito yan, headlight na is bilog. Ayan. So, bilog siya. Ayan. So, yung nabanggit ko nga 1950s na sasakyan, na old school. So, doon hinahangin yung headlight niya. So, napaka-cute niya. And then, nabanggit ko sa inyo guys, wala siyang mga edges. Na puro bilog ang korte nito. Then, mapapansin nyo yung headlight niya is bulb type. So, sa tingin ko, pwede naman siyang palitan ng headlight. Pero, as its design, para sa akin, hindi ko napapalitan ng headlight kasi, syempre, to maintain its classic style, diba? Tsaka stylish siya. So, para sa akin, wag na. Kung meron kayong Vino scooter, so, dapat intact na lang, huwag nyo nang palitan pa kasi hindi babagay para doon sa design na yon. So ayan siya. Okay. Headlight, and then yung signal light niya, kung mapapansin niyo mga pops, bilog na bilog yan. Yan. So ganun din. Bulb type siya. Then kulay amber yung kanyang signal light. Kulay amber. So napakaganda talaga ng design na to. And then, sa flarings naman, yun, kulay orange. Kumbaga, kasi colorblind nga ako, diba? So, pinagtanong ko muna sa anak ko kung anong kulay. Sabi niya, kulay orange. Ayan, so, eto. Sa flarings, kung makikita nyo, walang mga edges talaga. Ayan. At, pati dito sa may tapalodo. Kung tutusin guys, ang sikip eh. Hindi ako maka-forma. Ayan. So, shout out kay Kuya Joff. Nagpaalam ako kaso hindi ko lang alam kung approve sa kanya to. So, pasensya na kuya kung napadaan ako rito ng hindi na ako nakapagpaalam na pupunta ako ngayon. So, ito madali ang review lang. Dahil may review naman ako eh nung una. Ayan. So, ano lang yung physical appearance lang ni Vino ang kukuhanan natin. And then, kung iko-compare kay Fino, ito si Fino,
So ito yung headlight niya, ganun din. Classic. Ayan, bilog din siya. Ayan si Fino. Okay. Then ang pinagkaiba nila ni Vino, yung signal light ni Vino nasa bandang baba. Ayan. While kay Fino nasa bandang itaas. Ayan. So stylish din to si Fino. Then mabalik tayo kay Vino, okay? So mamaya siguro mapapadaanan din natin tong si Fino mamaya kung sakali, okay? Then dun tayo sa bandang part na yan. So kung makikita nyo guys, telescopic fork pa rin. Ayan siya. So lahat ng specs nabanggit ko and nakasulat dun sa previous video nito ni Fino, ni Vino, okay? So nung nakaraan, isa pa nabanggit ko, 12 ang size ng rim nito, pero ang nakalagay talaga is ang actual size nito is 10. So ayan siya. Okay, so mapapansin nyo guys, drum brake siya. Okay, so yung sinasabi kong rim, ordinary rim siya, pero hindi siya yung tipong yung mga sinaunang old school na scooters eh mabilis kalawangin. Ayan, so ito siya. And then makikita nyo dyan guys yung speedometer tsaka yung brake caliper, ay brake, sorry. So ito yung brake. Yan. Then ito yung speedometer. Okay. And then ito yung adjuster sa preno. Kung makikita nyo siya guys, ito yung rim. Ito eh ano siya? Hindi siya light alloy, steel pala siya guys. So yan ang basic rim niya. At tapos ito yung pito. Yung pito. So uli, ito yung adjuster dun sa preno. Yan yung adjuster. Then banda dito naman tayo guys sa may taas ulit. Upa. Yan. So ito yung speedometer. So sabi ko noon, makikita ninyo yung mga indicators kung saan eh kumbaga functional siya, which nag-i-indicate kung sakali may mangyari or ano man. So simulan natin. Ito sa right, ito yung water temp. Okay, so bakit water temp siya? Ano siya? Water cool siya guys. And then ito yung check engine. So normally yung check engine lumalabas lang yan pagka may problema yung makina. Yan. And then dito, ito yung sinasabi kong speed indicator. So dahil sa 50cc siya, and then ang maximum speed niya is 60. So nung nabanggit ko, kapag ka nag overspeed beyond 60, ito iilaw yan, yung speed indicator na yan. Okay, tapos ito yung signal light indicator, yung left and right, which is ito yon dito. So kumbaga dyan yung makikita yung speed indicator niya. And then guys, ito yung fuel gauge. Ayan, fuel gauge. Okay, so tag dito, nawawalan ako ng focus kasi may mga dumadaan sa likod. Nako-conscious ako. Ayan, sorry. So ito, ayan. Kumbaga intact sila. Ayan, intact na intact yung speedometer. So napaka-classic siya talaga. And then kung mapapansin nyo guys, it's chrome plated siya. So well, nasa inyo naman yan guys, kung owner kayo nitong klaseng na motor, pwede nyo naman pinturahan, nasa inyo naman yan eh, kung anong klaseng design ang gusto nyo gawin sa mga motor nyo. Yan. So ito siya, napaka classic yung dating. So dati kasi nung mga panahon na ano, diba, mga old school na motor, wala naman yung sa klase ng pintura nung, kundi kung ano lang available na kulay doon, yun lang ang pwede mong ilagay. So chrome plated. Yan. And then
kung mapapansin nyo guys, yung handlebar niya, hindi siya straight, so may curve siya. Andito yung ano, yung screws or yung nuts. Ito may cover. Ayan, so may ano ko dito. Para sa pagita. Ayan. So design siguro yan guys, design. Ayan, ito. Okay. So mabalik tayo. So simulan muna natin dito ulit. So ito yung side mirror guys. Ito yung sinasabi ko noon na bilog, napaka-bilog-bilog na talaga. So yung sinasabi ko noon na pang Harley Davidson, yung mga classic na bike noon na ang side mirror is gawang ano, stainless siya, pero ito chrome plated. Kung makikita niyo yung stem niya, ayan, chrome plated siya. Okay. And then dito sa may handlebar, ito sa grip niya is ano siya, rubber siya. Then dito tayo sa bandang starter niya. Ayan, meron siyang electric start, push start. And then ito yung for throttle. Okay, and then ito yung sa kung sa speedometer to. Ayan, sa speedometer yan malamang para umikot to. Ayan, yung nandito, yung RPM niya. Okay. Then ito yung sa preno, okay? Sa front yan, so medyo malambot. Na-adjust naman yan guys, may adjuster yan sa ilalim or dito. Tignan natin kung meron dito. Wala. So cover lang siya. Yan. So dito tayo sa right side niyan, yung bahagya. Okay? And then dito sa left side guys, ganun din. Kung makikita niyo yung stem niya. Yan, rusty na siya guys. Kumbaga hindi pa napipinturahan ng chrome plated yan. So nawawala na yung pagka-chrome niya, yung pagka-shiny niya ng konti. Pero ang importante guys, intact pa rin yung mga original accessories nito. Ayan. So ito yung left side side mirror niya. Ayan. So bilog siya. So nowadays ang mga designs ng side mirror is yung flower type, 'di ba? Flower type. And that's the common designs right now kahit na anong scooters na meron. Okay, so ito ano pa rin, bilog yan. And then guys, dito mapunta naman tayo rito sa left side. Ito yung sa ilaw, naka ano siya, dim, and then bright yan. Then signal light left, and then sa gitna pindot para mamatay, and then change sa right, pindot para mamatay. So still yun yung basic functions na signal lights, hindi pa rin nagbabago. Then ito yung horn yan, ito yung horn niya, at hindi natin alam kung anong tunog nito dahil wala rin yung susi. So pirate na naman tayo rito, parang gumapang na naman tayo para magkonti. Well, anyway, understandable naman siguro yung para kay kuya. So shoutout ulit kuya. So ito, brown ba to? Brown yung ano niya, grip niya. So same dito. Yan. So ano siya, rubber. Yan. So guys, pagdating dito sa center, sa may flarings niya, so titingnan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, it's like dirty white or cream ang dating ng kulay. Napaka-classic niya. Ayan. Okay. Then, ito yung ignition. Okay. Dito nyo yung susian, kaso wala yung susi. And then, obviously, wala yung pasukan ng susi. So, ito guys, yung, di ba sinabi ko sa inyo, it's very unusual yung lock nito, lock device nito. Or anti-theft. Yan. So ito siya. Ito. Alam ko pag binaba to, may susi ya dito. Ayan. Kita niyo ba guys? Yon. So yan guys, yung susian ng lock niya. So pag pinasok niyo yung susi doon, and then pag pinul niyo to pababa, ma-unlock siya. So hindi niya na kailangan susian, unlike ng yung susian para ma-unlock yung manubela.
tingnan nyo guys, oh. So hindi siya kung mapapansin nyo guys, naka center siya, pero ang lock nito nasa ilalim, baka nasa harap or nasa likod, hindi natin alam kung saan banda yon, pero sure na hindi kagad mananakaw to. Well, sa liit ng motor na to, ang chance na na pwede naawin dito is tawag dito, buhatin, yun na lang. Pero it takes time na makatakas yung ano, yung magnanakaw para dito. Well, yun naman eh, kung tatlo, apat ang bubuhat nito and then may truck sila or pickup para isakay itong bike na to or itong scooter na to. So, ayan. Okay, so balik tayo. So, ito yung flaring ulit. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo guys, napakaganda ng kulay. Hindi ko alam kung cream or white or dirty white, whatever. Kayo na lang magsabi kung anong kulay. I-comment na lang down below. So, ito yung gulay board. Yan. So, yung gulay board na yan is medyo malapad. Abot hanggang dito. Yan. So, abot siya. Then, ito. Hindi ko alam kung dyan yata yung ano eh, yung pangalan nito, yung engine, yung block. Ayan. Pag binuksan niya, nandito. And yung battery niya, nandito yata sa loob. Sa loob ng upuan. Nasa loob yata na upuan yung battery nito. Kasi hindi ko pa nakikita yung loob nito. Pero, ang alam ko ano to eh. Nasa loob nito, parang lagayan lang din ng mga things. Kung ano na valuable things ninyo na pwedeng ilagay dyan sa loob. Kasi wala namang mga pockets. Yan. Wala siyang mga pockets para ilagay yung mga valuable things. So, mabalik tayo sa gulay board. So, eto, mas malapad. Kumpara mo kay Fino. Yan. Si Fino, sakto lang naman yung paa dyan. Yan. Well, yung drenive ko pala yan mga guys. Komportable ako, kaso yung tuhod ko tumatama doon sa manubela. So, siya yung siguro sa sobrang tangkad ko tumatama, pero smooth ang takbo nito. So babanda naman tayo rito sa upuan. Well, leather siya guys. Ayan. At napakalambot nito, silambot ng upuan ng NMAX. Ayan. And then sa paba, at paba mga makikita natin yung kapanta. So ayan, yung standa is chrome plated pa rin. At parang yan na talaga yung kulay niya, kasi kung mapapansin nyo guys, may mga kalawang din ng konti. Kasi kung pinturado lang yan, of course, hindi nyo makikita yung natural color ng kalawang. Yan. So, syempre, sa sobrang tagal na neto at luma na, well, hindi rin masyado masasabing naalagaan ng unang may-ari nito. Pero sa tingin ko ano naman eh, hindi naman siya pinabayaan talaga ng gusto, kaya na maintain pa rin yung pagka chrome plated niya. Yan. And then dito tayo sa CVT area. So kung mapapansin niyo guys, ito plastic. Plastic pala to guys. Ito yung sa clutch assembly. Ano naman siya? Steel. Then ito yung kickstart. So, yun nga. Alam na natin yung basic nyan. Kung ba't mayroon tayong mga kickstarts. Kumbaga, pag namatay si battery at hindi ma-start. So, yan ha. Doon tayo mag-rely kay, ano, kay kickstart. Yan. Then, ito yung filter. Okay. Filter siya. Filter case. Yan. So, plastic din siya, guys. Okay. Plastic. Ayan. Plastic. Okay. And then, dito tayo sa emblem. Vino. So, ang cute ng emblem niya, no? So, talagang makikita ninyo is parang napaka, yun, classic talaga. As I can say still. Alam niyo yung mga logo ng Chevrolet, mga ganun, mga classic cars noon, mga 1950s, ganun ang pagkaka design ng emblem niya. Doon hinahango, yan. Okay. Yan.
And then sa single light guys, ayan, kung mapapansin nyo, bilog pa rin, wala talagang edge na makikita rito. So bulb type pa rin, ayan, bulb type. Okay, and then yung sa puwet ng flarings nya, ayan, so wala talagang ka-curve-curve. So ayan, ah, wala talaga siyang ka-edge-edge, puro curve siya. Ayan, and then balik tayo sa single light. Amber, kulay nyo is amber. So mapapansin nyo guys, hindi siya LED light. Ano pa rin siya, bulb type. Yan. Then, signal light. Ganun din. Red in color. Then, bulb type. Yan. So, wala pa rin corners. Yan. Bilog na bilog. And then, ito yung carrier. Carrier, guys. Yan. So, normally, ang carrier ng isang scooter is naka, ano, naka level siya, flat, diba? So, eto, hindi. Naka-curve siyang ganyan. Pababa. Okay. Then, ito yung gas tank. Yan. Gas tank. Okay. So, nandyan yung gas tank. Normally, sa gitong scooters, ang gas tank is nasa loob ng upuan. Pero ito nasa labas. Ayan. So, basic na basic, may takip pa. Ayan. Eh, di ba yung mga gas tank na ngayon nowadays is, since nasa loob yung gas tank, wala siyang yung ganitong klaseng takip. Ayan, yung ganito, ito. So, diretso susi lang siya pag papagasulinahan mo. And then, saan pa ba? Mapunta tayo sa tapalodo niya. Ayan. So, guys, ito siya. Yung normal na tapalodo. Ayan. So, this plastic reflector. Walang plaka. Kasi wala pang rehistro to. So, bihira lang gamitin to ni Kuya. Siyempre. Dahil sa sobrang, nga, higpit ng LTO or ng mga enforces natin sa labas. So, syempre, umiiwas lang siya sa Aberia, di ba? Yun. Pero nagagamit-gamit niya to. Yun. So, ano pa ba? Dito tayo sa side ulit. Shocks. Ayan, mono shocks. So, yung specs lahat nito guys, kung hindi pa kayo nanonood ng vlog ko, sa mga bago nanonood, paki-review na lang ulit yung mga previous channel, previous vlogs ko tungkol kay Vino. Ayan. So, ayan siya. Okay. Then, yung preno, ayun, eto. So, drum brake pa rin siya, guys. Drum brake. So, adjuster, ayun, sa ilalim. Ayan. Okay. Then, punta tayo dito sa bandang side na to. So guys, ito yung tambucho. Yan. So, most likely sa mga typical na bagong motor ngayon, hindi ganito yung design. May mga stylish designs ngayon. Tulad ng mga Mio, Sporty, Click, Honda Click. Yan. Kung i-compare nyo rito, wala pa rin edge. Bilog pa rin. Guys, kung mapapansin nyo. Diba? Ayan siya. Yung tip niya guys is for pang 50cc talaga. And di tulad kung i-compare ulit natin sa mga bagong style na motor is na upgrade siya or napapalitan ng tip. Ito usually hindi. So intact lang na stock siya. Pero ito guys, masasabi ko rin na pwede yung palitan ng pipe. Siguro pag nagpa-modify kayo, pati yung sa may manifold is kailangan na palitan din dahil wala naman, hindi naman yan yung standard size ngayon ng pipe, which is yung mga standard is like 125 150cc, meron yan. Pero ito sa mga sa gaitong klaseng motor, kailangan siguro magpasadya para mapalitan yung sa may exhaust nyo mismo, sa may tune. Ito yan. Pero kung dadalhin nyo sa Caloocan, siguro meron parts nyan. Dahil yung mga Honda Dio,
na 50cc Yamaha EVE Pax, Beluga, yung mga yun, kung mapapanood niyo ulit yung mga old school review ko noon, makikita niyo yung mga classic na motor na yun. So siguro pagdating sa exhaust tips and exhaust area, sila pwede rin i-modify, pero siguro kailangan pasadya. So ayan. And then ito yung sinasabi ko sa inyong radiator niya. So di ba nakakamangha, pero inyo 50cc guys, nakaano siya radiator, liquid cooled. So sa normal na 50cc na motor is or scooter is air cooled siya. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, eh talagang kakaiba na, di ba? Ayan. So ayan ulit yung emblem, makikita nyo guys. Ayan. So guys, hindi natin makapunta doon sa bandang gilid na yun, dahil yun nga, nakalock siya, hindi natin mailabas. So ayan si Yamaha Vino. Then mabalik tayo dito sa may matting. Ayan, sa may gulay board. Ayan, sa may gulay board may mat, may ano pala siya, matting. Ayan. So yung sa mga gulay board na katulad ni Fino, tingnan natin, parang normal lang. Ah hindi, may matting din. So ayan, ayan na si Yamaha Vino. Okay. So isang walk around ulit para ma-finalize natin. Yan. Dali lang ha. A few moments later. So ayan guys, dyan nagtatapos yung ating vlog kay Yamaha Vino. So sana nakatulong tong video na to, at least kahit paano nagkaroon tayo ng review at nakita nyo yung specifications or accessories rather, kasi yung specifications pala guys nandun sa previous video na yun. Then nga pala, kung bago ka lang sa channel ko, please like, share and subscribe to my channel, and then comment down below kung ano yung nais nyo i-suggest. Well, we're open for that. Then, ngayon, sa susunod na video is sana ma-content natin si Yamaha Vino naman. Well, nga pala, nag-text din ako sa pinsang ko. Sabi ko sa kanya, kung pwede kong kuhanan yung Honda Click niya. Well, pumayag siya, kaso wala rin siya ngayon. Well, siguro by next week na lang. Okay. So, yan. Kung ano man ulit ang nais nyong i-share sa akin, well, please comment below. Okay? So, this is James. Okay? So, stay safe, ride safe. J. Khalil Motor Vlog. Bye for now. Thank you.